¿Cómo estás haciendo tú? Nakulot lang ng kamangkin ko. Ngayon, ayusin ko. I-check naman natin itong battery sa DC voltage. Check lang natin dito sa 200. Hindi siya nagsisiro. Try natin mag-zero. Ayan, nag-zero na. Itong battery. Test probe dito sa positive ng battery. Itong test probe na black dito sa negative ng battery. Meron siyang 1.9 volt. Ibig sabihin, yung voltahe niya is mababa. Dapat yung voltahe nito ay naglalaro sa 3 volts. Positive niya dito sa i-coconnect. Sa i-coconnect sa B plus. Itong negative dito sa D negative.
linisin muna natin itong terminal ng pagkukonektaan natin. Para pag ininang natin, madali siyang kumapit. Pag-connecta na natin yung positive at negative, i-test na lang natin ngayon sa charger para makita natin kung nagcha-charge pa siya. Charge natin ha, tingnan natin kung nagcha-charge pa siya. Umilaw na siya.
Check natin hanggang mamaya kung magcha-charge siya. Check po yung battery kung tumaas ba yung voltahe niya. Tumaas na yung voltahe. 3.4 na. Pero hindi natin sure kung itong battery na to ay okay pa, kasi mabilis na umakyat sa 3.4 yung ano niya, yung voltahe niya. At saka itong light niya, blue na agad. Dapat magsimula muna siya sa red pag nagcha-charging. Ngayon guys, i-check natin yung port niya, yung USB port niya, kung may voltahe. Meron siyang voltahe na 4.9 volt. Sa tingin ko okay na to, kasi yung mga ano, yung mga charger ng cellphone nasa 5 volts yan eh. Nag-step up naman yung voltahe niya rito pagdating dito. Dito sa USB port niya, nag-step up siya. Pagdating dito sa, kasi sa voltahe niya, ano lang, 3.5. Dito sa mismong baterya niya, 3.5 yung voltahe. Pagdating dito sa output niya, dito sa port niya, USB port niya ay 4.9. Ibig sabihin, tumaas yung voltahe at tamang tama para makapag-charge siya ng cellphone. I-charge pa natin.
Yun guys, gumamit tayo ng epoxy para hindi gumalaw yung nilagay natin na board ng charger ng power bank natin. Maghalo tayo ng konti. Mabilis lang to guys, dapat pagkahaluhan ng ganyan, ilagay na kagad para hindi siya matuyo. Lagay natin sa banda rito. Saka dito. Kasi banda yung lock niya. Yun guys, tapos na yung ano, paglalagay natin ng epoxy. Yun guys, yung nilagay natin ng epoxy dito. Tsaka dito, tsaka dun. Para maiwasang gumanon na umangat ulit. Yun guys, tapos natin idikit yung dito niya para hindi gumalaw. Isara muna natin. Tanggalin ko muna itong charger niya. Idikit natin ng foam para hindi siya gumalaw. Purpose lang naman yung foam guys para yung battery ano, hindi kahalog-halog sa loob. Yun guys, pasok ko yung charger niya. O, alam niya. Sinabi na ni Papa yung tulog siya. Yung may gising na siya. Ayola, papasok pa, ayola. Nakasaksak yung ano niya, yung charger niya. Kaya pag sinaksak, ilaw lang siya dito. Yan guys.
Ayan guys, subukan naman natin na mag-charge tayo ng cellphone. Ayan guys, yung USB port niya ang susubukan naman natin kung gumagana, kung nagsicharge na ba itong power bank na to, para matesting na natin. So guys, subukan na natin siya sa cellphone kung gumagana na ba itong inayos nating power bank. Saksak na natin yun. Ayan guys, nag-charge na siya. Tunutin natin kung ma-disconnect ba siya. Yun guys, ma-disconnect siya. Pasok natin. Yun guys, pinasok ko. Kumonect ulit siya. Yun guys, na okay na tong power bank na napulot lang, naayos ulit. Ayos. Disconnect natin. Yan, guys. Balik natin. Yan. Okay na siya, guys. Napahandar natin ulit. Salamat sa inyo guys, thank you sa panonood. Sana huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa ating channel. At mag-like. At mag-comment na lang din kayo sa ibaba kung anong masasabi niyo sa dito sa ginawa kong power bank. Thank you guys sa panonood ninyo. Oh, sa'yo pala.